ingredient volume-based na inventory management system. Paano ba ito gumagana at paano makakakuha ng kopya nito? Paano ba ito gumagana? Explain natin, no? So, dito sa unang tab, makikita natin yung summary. And then, may mga charts tayo. Sa purchase, dito natin ilalagay yung mga binibili natin ng mga supply ng mga ingredients. Halimbawa, mga syrup, mga powders. Sa sales, ito naman yung mga bentahan ng mga product natin. Halimbawa, milk tea or coffee. Yan, item number 1, medium or large. Then payment method, etc. Expenses. Ayan, mga usual na kinagastos natin sa ating store. Customer, parang checking lang ito no, ng background ng customer o yung mga orders niya. Explain natin mamaya kung paano ginagamit. Sa supplier, lalagay natin yung mga supplier natin dito. Halimbawa, sa syrup 1, meron tayong dalawang supplier. Ang brand X, primary and secondary supplier. Halimbawa, si supplier 1, hindi available, kay supplier 2 tayo order. Ayan, lalagyan na natin yung price na binibenta nila sa supply na yon, yung volume, kung pag binili natin yung syrup na yon, gaano karami or anong volume nun, kailan darating sa ating store, contact number nila, pangalan ng contact person, at yung address. Ayan, mga details na pwede nating ilagay. Items. Ayan, dito naman sa items, i-re-register naman natin dito yung, halimbawa, yung item 1, medium, magkano natin yung binibenta sa ating store, at ano yung ingredients nun. Halimbawa, ang ingredients ni item 1 ay merong 20 grams na syrup 1, merong 10 grams na powder 1. Ayan. So, dito natin i-re-register yung mga ingredients ng per product na binibenta natin sa ating store. Mga milk tea or coffee shop. Sunod ay recipe volume. Ayan. Kung meron na kayong volume na pati unang nakalagay no, doon sa inyong store, pwede nyong ilagay dito yung mga volume na yon. And then dito, automatic na sa mga may kulay, automatic na lalabas yung mga parang pinaka-inventory ng ating mga recipes. Yung pag may bumili, automatic, mababawas dun sa inventory natin yung mga ingredients na yon. Okay, yung deducted volume at yung ilan yung natitira. Ayan. Purchase, ibig sabihin, dahil bumili tayo, madadagdagan yung volume ng mga recipes natin. Ngayon, pag may bumili sa product natin, sa sales, automatic, dahil niregister natin yung sa items, automatic, mababawas yung mga ingredients na nakaregister doon. Ngayon, para ma-monitor natin kung ano yung mga ingredients natin na paubos na, makakatulong itong running out recipes. Ayan. Lalagay lang natin dito yung value ng volume na gusto nating makita. Halimbawa, 200 less than a volume, lalabas yung mga ingredients na yon. Ayan. So, ito yung mga less than 200 grams na lang ng mga recipes natin. So, ibig sabihin, kailangan na nating bumili. Ang gagawin natin, pipili tayo ng supplier, kukontakin natin, nandito na yung mga details. O ngayon, kapag nakapili tayo, pupunta tayo sa purchase, lalagay natin dyan, halimbawa, date ngayon. Then, ano yung binili natin? 0.1, guys, primary. Tay natin. Ayan, kay primary. Then, ilan yung binili natin? Binili natin mga 5. Ayan. So, ang price nun ay 1,750. Expected time na darating yon ay Friday, October 28. Ngayon, pagdating ng October 28, wala pa rin. Magpupula itong sell na ito, no? Itong value na ito. So, halimbawa, example, gawin natin. Ito, palitan natin ng date. So, halimbawa, 25. Hindi pa natin nare-receive, pupula siya, no?
So once na pumula siya, hindi pa natin na-receive, may choice tayo na kontakin si supplier. Ngayon, kung na-receive na natin, i-check na lang natin to para mawala yung pula. Yan, malaking tulong yan para ma-identify natin yung mga binili natin kay supplier kung dumating na ba o hindi pa. Sunod, sa sales. Yan. So dito naman, papasok yung mga binibenta natin sa ating store. So halimbawa, date ngayon, ang customer mo ay si Oliver. Yan. Si Oliver ay bumili sa'yo ng item 2 na medium size. Binili niya ay 8. Yan, para sa family niya, no? Binayaran niya via cash. Ayan, via GCash. May choice ka rin kung bibigyan mo siya ng discount. So, alimbawa, 10 pesos discount. Mababawas na yan sa total. Ngayon, automatic, kung ano ang iniregister mo kay item 2 ng mga recipes, si item 2, ito, sa medium, yan, 2010, mababawas yan doon sa ating mga recipes. Yan. Saan na ba yun? Ito, yan. Mga deducted volume ng mga recipes. Yan. So, automatic yan, no, na mag-compute sa ating data. Ngayon, kung paubos na, yan, makikita natin dito. Yan. So, ngayon, negative, no, kasi hindi natin inayos yung ating paglagay o hindi pa kompleto yung ating mga nilagay ng mga details sa ating items. Ayan. So, ganun siya gumagana, no? And then, sa summary, makikita natin. Ayan. Makikita natin sa summary yung mga total amounts ng mga nandito sa ating template. Ayan. Okay. At ang isa pa sa customer, bago natin tapusin yung video, ayan, kung halimbawa gusto nyong i-monitor si John or si Oliver, ayan, tatype nyo lang or ipipiliin nyo lang yung pangalan niya. So halimbawa, si John, meron siyang October 7, October 8 na transaction sa inyo. So pwede mong ilagay dito yung date na iyon para yun lang yung mag-filter. Ngayon, kung gusto mo kabo ang transaction ni John o nawalang date, i-delete mo lang itong nandito. Delete key para mawala yung date. Okay? Ayan. So, ganun lang. Gumagana yung ating template. So, paano ba ito pwedeng makuha? Ayan. Iiwan natin sa ating description ng video ito yung details kung paano kayo makakakuha ng kopya na ito. Ganun din, kung may iba pang concern, mag-iiwan din ako ng contact details para may maka-reach out kayo kung ano yung concerns na iyon.